Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santi at pa. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Bawat pagising ay blessing. Thank you, Lord, sa isa na namang umagang ito. Thank you sa biyaya ng pamilya, mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Nawa maging fruitful pa tayo araw-araw sa araw na ito at magpakatatag pa sa pagyakap sa ating mga krus at pagsunod sa Panginoon. Ginugunita ng buong simbahan si Santa Clara, mga minamahal na kapatid, isang mongha sa kanyang kasimplihan, karukhaan at paglilingkod sa Diyos. Lalo siyang napalapit at nadama ang kabanalan ng pagsunod kay Kristo. Isama natin sa misang ito ang lahat ng mga may sakit, lahat ng mga taga-subaybay natin sa radyo, sa telebisyon, ganun din ang mga intensyon ng ating mga sponsors at benefactors, lahat ng mga nag-alay ng pamisa sa araw na ito, at sa lahat ng pinagdadaanan ng ating pamilya sa mga kaluluwa. Pagsisihan natin ang mga nagawa nating kasalanan. At buong kababaang loob, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukha at aba. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masundan nawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan upang kami ay pagindapating sumapit sa pagsasaloob ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nananatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan
ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto. Ang mga pangyayaring ito ay ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo ay turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksa niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kaniyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal, at wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gawa'y tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nalikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y tinubos. Ang lahat ng mga angka ni Jose at ni Jacob. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parangkawan, si Moises at Aaron, yaong iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang inusig, sagang paspas ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia. Inyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninyo man sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang may babayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan,
ng kanyang Ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihin siya. Gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay. Hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Maanak ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good morning, everyone. Good morning, Father. Praise be Jesus and Mary, now and forever. Happy Feast Day, St. Clair. Happy Feast Day, mga kapatid nating monghang Santa Clara. Simpleng tanong. Pagkagising na pagkagising ho ninyo, pagkagising na pagkagising natin ngayong umaga, ano ang naisip agad ninyo? Sana lahat tayo nakapagpasalamat na, nakapag-pray na, at naalaala agad ang Diyos dahil gumising ka pa uli. Kaya ngitian mo muna yung katabi mo at sabihin mo, salamat, gumising ka pa uli. God bless you. Yan. Isipin, naisip agad natin ang Diyos bago pa yung ibang mga bagay, like ano kayang almusal ko, alutuin ko, paano kaya ako magkakapera ngayon, sana kumakuha ng pambayad sa tuition, sana ko pupunta, kamusta na ang negosyo ko, ano pang gagawin ko sa aking trabaho, ano kayang isusuot ko. Yun iba, ang mga isipin ay karugtong pa ng mga isipin kahapon at ng mga nagdaang araw. Yung mga concerns natin sa buhay, mga kapatid, syempre, number one, sa ating pamilya at malalapit sa atin, yun ang mahalaga sa atin. 98% and more, yun ang iniisip natin na mahalaga. Kaya, nagsasakripisyo kayo, gumigising ng maaga yung iba nga, wala pang tulog. Para sa inyong trabaho, para magkapera, kumita, matugunan ninyo yung mga pangangailangan ninyo natin araw-araw. Pero alam nyo ba, mga kapatid, alam nyo bang meron ding mga tao na hindi ito ang iniisip at iniuuna sa kanilang buhay, kabaligtaran? At yan ang landas na pinili ni St. Clair, ni Santa Clara. Nung naakit siya, natularan at sundan ang buhay ni San Francisco sa paglilingkod sa Diyos, namamuhay sa karukhaan, kasimplihan. Iniwan niya ang marangyang buhay. Marangyang buhay para yakapin ang kahirapan, yakapin ang krus ng paglilingkod. Sabi ay, naglalakad daw madalas na nakatapak, walang tirahan, umaasa sa tulong at kaloob ng mga tao. Sa magpapatuloy sa kanila at magbibigay ng pagkain. At sila'y laging nagdarasal. Para silang pulubi, in a sense. Hindi yun ang kanilang buhay, pero yun ang pinili niya. Pinili nila kasama ng mga mongha. Why? Why kaya? May mga santong ganun ang piniling buhay. Ano po? Bakit? Kasi dahil sa kasimplihan, pagtitiis, at kahit sa kahirapan at pagdurusa, lalo silang napalapit sa Diyos. Mga kapatid, mas naintindihan nila ang kalooban ng Diyos. At masaya sila. Itong mga sisters na ito, masaya yan sa buhay na pinili nila. Diba, sisters? Amen. Hindi man sila busog at mayaman sa material na bagay,
Busog ang kanilang puso at kaluluwa. Para sa Diyos, para sa paglilingkod. Ang hirap intindihin, ano po? Pero yun man din po yung sinasabi ng ating gospel today. Ang sinumang, kung ibig ng sinumang gustong sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, sumunod sa akin. Paano natin masusundan at magagawa ang atas na ito ni Kristo sa ating buhay, mga kapatid? Kamusta na ang pagpasan mo ng krus mo? Do you still die for yourself for the sake of others? Do you still follow the values of the gospel? Mga kapatid, merong ayaw ng magsakripisyo. Simpleng problema, nagagalit agad sa sarili, nagagalit sa magulang, sa ibang tao, sa Diyos. Sana, mga kapatid, yakap-yakap pa rin natin ang mga krus natin sa buhay. Kasi meron din, kapag nandyan na ang trials, gusto agad mag-give up, magpakamatay. Tinatapos na agad ang pag-asa. Hindi mo na makausap. May nagkukulong. Ayaw na magpagamot. Gusto nang mamatay. Give up na agad. Alam nyo, ang buhay natin sa mundo ay hindi lang puro kaginawahan, mga anak. Ang buhay natin sa mundo ay hindi lang puro kaginawahan. Kailangan din nating magtiis. Kailangan din nating magsakripisyo para lalo nating makita ang paggalaw ng Diyos at ang kanyang himala na gagawin sa ating buhay. Kaya naman ang pinagdadaanan mo, I hope and pray, lalo kang napalapit sa Diyos, kapatid. Lalo mong makita ang kalooban niya, lalo kang maging kaisa niya sa iyong mga paghihirap, at lalo siyang maging sentro ng buhay mo. Tingnan niyo ang krus. Mga kapatid, ang krus, yan ay laging nagpapaalaala at magpaalaala. Gusto mo ng blessing? Yakapin at tanggapin mo ang krus. Nandyan si Kristo kasama mo. At yun ang laging magbigay sa iyo ng pag-asa, tiyaga, at tibay ng loob at pananampalataya. Sabi ni Santo Padre Pio, pray always, hope always, do not worry. Mother Mary, Mediatrix of all grace, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Clare, pray for us. Saint Padre Pio, all the angels and saints in heaven, pray for us. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat ng mamahal sa iyo. Magsitayo. Mga anak, manalangin tayo upang ang mga alay nating ito ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, tunghayan mo ang mga alay na aming inihanda. Ngayong ang iyong mga banal ay taimtim na ginugunita, upang ang pagtubos mo ay lalo naming madama sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo niyo rin. At itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak namin na may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin binibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalan na iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingan namin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, sana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, kayo ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin niyo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin, ipahayag nating lahat ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami. Ngayon at magpakailanman.
kailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa, at si Gilbert, ang aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, at ang mahal na San Jose na kanyang kabiyak na puso, ang lahat ng mga apostol at mga banal, si Santa Clara, si Santo Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahitulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo.
Tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Paggalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating mahal na Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kaya nyo yan. Mama Mary loves you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sapat na ito.
Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kaluwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo, kaluwalhatian. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kaluwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo, kaluwalhatian. Tayo po ay nagsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Clara upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay.
Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Ikatlo, ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego or clean as you go sa lahat ng mga lugar sa loob ng pambansang Dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, magkakaroon po ng National ID Registration dito sa loob, pambansang Dambana sa Linggo, August 13, ganap na ikawalo ng umaga hanggang ikadalawa ng hapon. Ang requirement po ay isang valid ID para sa matatanda at birth certificate para sa mga bata. Makipag-ugnayan lang po sa opisina kung kayo ay may mga katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasampu ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, mga kandila, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain tayo ng napakabuti at mapagmahal nating Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo na tayo't patuloy na yakapin ang ating mga krus at sundan si Kristo. Salamat sa Diyos. Sumuyot at ipayag kanyang pagkalingat habang isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.